Hola España. Pagbabalik po ko sa inyong mga gadget dyan, kung anong gadget nyo dyan, na cellphone, tablet, nasa TV ba kayo nanood ng mga video, at napakaswerte kung napindot nyo itong video na to, yung aking vlog. So, ito po li, si Edgar Mirada, na gumagawa po ng sari-sari mga video, mga kahit ano-ano na pong mga video na ginagawa po namin, ginagawa ko po ng video yan para makita nyo po kung ano ba ang ginagawa na isip OFW. So ngayon, September 16, umpisa na kasi ang enrollment dito sa mga eskwelahan, sa mga college. So inantay ko si Kili kung mag-update na siya sa ano, sa kanyang enrollment doon sa Sevilla Capital, kung ano nga ba ang status niya doon ngayon, kasi babayaran na naman. Alam mo naman, pagka ganitong enrollment, bayaran. So, inantay namin yung update niya kung magkano yung babayaran namin itong enrollment na to. Kasi last year, nagbabayad kami ng 1,000 plus euro. Sabi ngayon, kung magkano ang babayaran namin sa enrollment niya. Kasi bukod pa sa enrollment, mayroon pa siyang babayaran sa kanyang bahay. Nagbayad na po kahapon kasi naninggil na ho yung may-ari na kailangan na daw po magbayad. So ngayon naman, sunod-sunod yung bayaran ngayon namang araw na to, yun po yung ano namin, sa kanyang enrollment, pero kailangan talaga magbayad. So palagay ko mukhang tataas ang enrollment ngayon dahil nung nakaraan, nung first year college siya, medyo mababa yung binayaran namin doon. Pero noong nakaraang taon, si Kanyer College tumaas ng di lang konti, talagang tumaas. So ito ngayon, expect talaga ako na malaki ang babayaran namin. Abi magkano kaya ngayon? So mamaya tawagan ko siya kung kumusta na yung enrollment niya. Kasi iba kasi enrollment dito, kasi kukuha ka lang doon sa subject doon sa, bali online po yung enrollment, kukuha siya ng mga subject niya na gusto niya. So iniiwan ko lang, hindi ko alam kung paano talaga ang procedure ng pag-enrollment, kasi siya naman nag-aaral ako, wala naman kung alam dyan kasi hindi naman ako nag-aaral. Yun, mamaya tawagan ko siya kung magkano yung babayaran sa enrollment, kasi siya na rin magbayad, siya na rin mag-enroll sa sarili niya. So maya tawagan natin siya kung ano nga kaya ang resulta sa enrollment niya. Ay, message na siya, may nag-inform na siya kung magkano babayaran, tawagan natin kung magkano. Hello na. Hello. Hello. Magkano yung enrollment mo? Hello. Ah, hello. Magkano yung enrollment mo? 1,420. So nagbayad ka na? Pagbayad pa lang bayad papuntang sigakano ko lang sa next bank ko. Nag-withdraw ko lang. Nag-withdraw ko na. Papunta pong patong eskwelahan. Ano yan, sa ano na lang? Buson nyo sa buson mo ihulo? Dali ko. Sa buson mo ihulog yan? Ay, malinig eh. Sa buson mo ihulog yung enrollment mo? Sa buson ko kaya dati. So ilang subject ang nakuha, ilang unit ang ano mo na nakuha? Lima lang. Pero kasi natagalan na ako kasi ito, walang plaza. Walang plaza? Na nag-abang ka naman talaga niyan? Kaya nga walang plaza, tapos i-refresh ko nang yung pahin, yung web. Baka mag-update. Nakakuha ko ng plaza, pero panghapon lahat. Panghapon na naman? Oo. Ay. Ano?
Anong Kasi pag oras hanggang gumagawa oras? ng ano, walang plaza. May, ano, ibig sabihin, may gabi niyan, sigurado. Hanggang alas 8. Ng gabi? Hanggang Biyernes? Hanggang Biyernes? Biyernes. Parang itong first ano semester, wala akong klase yata Biyernes. Walang klase kay Biyernes? Wala. Oh, sige, bayaran mo na. Mabayad ka na, di ba? Oo, bayad ako. Oh, sige. Yung ano niya, yung klase niya sa auto school. Yung auto school mo, anong ano status? Uras. Ngayon, ano yung 2:30? Ah, 2:30. Bukas, di pa alam. Bukas, ewan ko anong oras. Sabihin ko sa inyo, ano, kung pwede maaga para makauwi ako ng ano, alas 2. Ah, sabi mo, baka pwede makasingit kitang umaga. Ha? Baka sabihin mo, baka pwede ako makasingit sa umaga, kamo. Bago mag 2 o'clock, naka ano ka na, naka papunta ka na ng ano, terminal. Kaya alas kaya ko, dapat ang mga bago mag alas 2. Ah, sige. Sige, bayaran mo na yan. Okay. Naka-withdraw na siya? Ah, naka-withdraw na. Ayun. Ang babayaran niya sa enrollment, 1,420. Yan yung ano dito, yung mag sa ano lang yan sa enrollment niya, yung 1420 sa eskwelahan buong ano ang ano kasi dito, ang bayaran dito eh ano isang sa 10 buwan hindi naman ano niya isang taon kasi 10 months lang naman ang pasok. So yun yung babayaran niya for 1420. So kayo na po ang bahala mag mag-multiply doon sa 1420 times niyo lang kahit i-times niyo lang sa 55 pesos per euro, 1 euro times 55, yun po yung babayaran dito. So yun yung grabe talaga dito magpa ano magpaaral. Sa bagay yung ano hindi na magagay sa atin na si Mr. ka magbabayad, Tri-SIM. So yung babayaran na 1420 buong ano na yan, buong klase na yan sa 10 buwan na nga. Ang ano talaga dito rin, ang pinakamahal dito yung ano niya, bahay niya. Kasi ang bahay naman niya dito ay nagbabayad ng 200 euro kada buwan. So, i-times niya rin yan sa 55 per month sa 10 buwan. So, malaki-laki talaga ang babayaran ng ano sa bahay niya. So, tapos pagkain niya pa, talagang pag nagpa-aral talaga ng dito sa dito lang talagang luluwa talaga ng ano luluwa talaga ng bulsa mo. Pero wala akong wala tayong magawa dahil ganun yan talaga ang ano natin obligasyon sa anak natin na magpa-aral, kaya sa akin okay lang kasi lalo ako wala akong pinag-aralan, so inano ko na gusto ko sa anak ko na makabawi talaga na makapag-aral. Wala talaga akong pinag-aralan, grade 6 lang talaga natapos ko. Kaya minsan yung pagsasalita ko ito sa mga vlog, yung mga spelling ko dito sa mga ginawa ko sa mga vlog, wrong spelling dahil doon sa na ano natin, narating lang talaga ng pinag-aralan natin. Pero ayoko itago yung sarili ko na wala akong pinag-aralan, gusto ko ilabas to dahil mahirap na pagpakunwari. Alam niyo naman, ang daming taong nagpakunwari na may pinag-aralan pero wala pala, yun ang mahirap kasi magpapaano tayo na may pinag-aralan. Pagdating sa harap mo yung tao na mahalata ka pa din na wala kami lang. Mas maganda tayo magpakatotoo dahil ano natin na yung tao na karap natin, kaya pala magsalita siya ganun kasi wala siyang pinag-aralan. At least, di ba, di tayo maano na ang yabang-yabang niya pero walang pinag-aralan. Ang daming ganyan eh. So ayoko matulad sa iba ng mga magulang na wala nang pinag-aralan yung magulang tapos yung anak niya mangmang din. So ayoko matulad sa anak ko. Kaya habang ganito na nagtatrabaho tayo, na patuloy tayong sa Bisaya paraningpad dito sa ibang bansa, so ano muna natin priority ngayon yung mga gastusin para sa mga para sa ating estudyante. Na ano ko nga na kuha na na-realize ko nga yung iba, naisip ko pala na paano kaya yung iba na ilan ang anak, may mga 6 tapos may 4, paano kaya talaga ang haba-habang gastusan na buti nga itong anak ko isa lang. So sa awa ng Diyos, third year college na siya, sana pagkatapos niya mag-aral makatrabaho din. Hindi ko naman ano na magtrabaho siya para sa amin, para sa kanya yun kasi tayong mga magulang sa mga anak natin tayo talaga pumupunta, nag-iisip tayo sa kinabukasan nila.
So, itong vlog na to, share ko na lang dito sa ibang nagpapaaral sa ibang bansa. Di ko alam kung pare-parehas ba ang procedure ng pagpapaaral. Basta ito yung sa amin dito. Depende rin sa kurso. Ang depende rin sa kurso kasi yung anak namin, si Kelly kasi nag-aral siya ng ang ikonang kurso is yung siguro sa atin yan, parang accountant, ganun yung kurso niya. Kasi business administration, parang accountancy yung ano niya. Kaya medyo mataas din yung ano niya, bayaran. So lalo na siguro kung mga law ka, yung mga abogado kinukuha, yung mga doktor, siguro mataas talaga yan kasi mahaba-habang taon yan. Tapos ano pa, maano yan, na meticuloso na pag-aral. Lalo. Kaya ito yung vlog ko ngayon. Share ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo mayabang ako. Share ko lang para sa iba pang mga magulang dyan magpapaaral pa lang ng college kaya sa nakapanood nito. Lalo sa ibang bansa tayo magpaaral. Hindi ko rin maano kung magkano sa ibang bansa. Saka dito sa Espanya mismo kasi depende nga naman niya sa eskwelahan, depende rin naman sa kurso kukunin. So yun yung sinasabi ko kanina, yung babayaran. Maraming salamat sa inyo pag pindot sa itong sa video na to. Maraming salamat sa inyo pagsama. Naway pagpalain kayo na may pumay kapal. Ingat-ingat po tayong lahat ngayon. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye-bye po.